Jesus nating pag-asa, bayan ng Diyos, salubuin natin siya. Magandang araw sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Kayo po ay patuloy ninyong nood sa ating pong YouTube channel, Christian Bible Study. At ito po ang inyong lingkod, si Brother Nelvin Alabansa. At ngayon, tatalakayin po natin ang isang magandang talata, ang Deuteronomy 5:3. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin, sa ating ang nangariritong lahat na buhay sa araw na ito. So yan pong talata na yan ay ginagamit po ng mga anti-sabat. O yun, ibig sabihin, kanilang itinuturo ito sa kanilang denomination para manghikayat ng marami mga nangingili ng araw ng sabat. Na sinasabi nila na yung araw ng sabat ay hindi para sa mga Kristiyano. Kasi yung araw ng sabat ay ipinagtibay lamang, yung remember the Sabbath day doon sa Exodus 20, yun daw ay ipinagtibay lamang sa mga Israel at hindi sa mga Kristiyano ngayon. At hindi rin ipinagtibay ito sa mga ninuno nila. So, kila Abraham, kila Isaac, kay Jacob, hindi daw ito ipinagtibay sa mga kanilang ninuno, kundi sa kanila lang na naroon ito pinagtibay. So, mga kaibigan at mga kapatid, ang kanilang binabanggit dito, hindi na kailangan mangili ng Sabat kasi hindi naman ibinigay sa ating mga Pilipino. So, yan po ang ating tatalakayin mga kaibigan natin na nanonood ngayon. Please like and subscribe our YouTube channel para po makapanood pa tayo ng iba't iba mga video, makagawa pa tayo ng mga question and answer. Aligasyon. Doon sa kanila pong sinasabi na yung Sabat ay hindi para sa Kristiyano kasi ito hindi pinagtibay sa mga Kristiyano. So meron tayong dalawang i-confirm sa banal na kasulatan. Una, totoo ba na wala pang simulaing 10 utos sa mga ninuno ng Israel at sa kanila lang umiral yung 10 utos? Ibig sabihin, sa kanila lang. Kasi sa kanila lang pinagtibay, ibig sabihin, sa kanila lang nagsimula ang 10 utos. Ay, diba yung mga 10 utos? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, diba? So yan, alam na natin yan. So sa kanila lang ba nagsimula at hindi ito nagsimula sa kanila mga ninuno? Kila Abraham, kila Adan, kila Jacob? Hindi ba doon nagsimula sa kanila? Yan ang aalamin natin. Pangalawa nga aalamin natin, totoo ba na purkit hindi pinagtibay sa mga Kristiyano ang 10 utos, hindi na dapat bang sundin ito ng mga Kristiyano ngayon? So yan ang ating titignan ngayon mga kaibigan. So una, kung mababasa natin sa banal na kasulatan, hindi pinagtibay ng Panginoon ang itipang ito sa ating mga magulang, di ba? Kundi sa ating ang nangariritong lahat na buhay sa araw na ito. Siguro bago tayo magsimula at pumalaot sa pagpapaliwanag dito, tayo muna ay sa maglit na manalangin. Panginoong Diyos, amin pong inilapit ang aming sarili. Gabayin niyo po kami sa pag-aaral ng salita na ito at kayo nawa ang siya magpaaninaw sa amin kung ano ang kahulugan ng talata na ito sa buhay namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang isang tanong dito, ang key na tanong dito para tayo ay maliwanagan mga kaibigan, yung word na pinagtibay ang tipan ng Panginoon sa Israel, ang tanong natin paano pinagtibay ng Diyos ang 10 utos o yung tipan sa mga Israel sa panahon na yan? Paano po ba pinagtibay? So yan ang aalamin natin. So paano pinagtibay? Hindi ba't ito'y isinulat sa bato? So ito'y isinulat sa bato, kaya po yun ay pinagtibay ng Panginoon sa pamagitan ng pagsusulat ng bato, di ba? Yun ay mababasa natin sa Exodus chapter 31, Exodus yan, chapter 31 verse 18. Yan. Exodus chapter 31 verse 18. Ang sabi po rito, at kanyang ibinigay kay Moses pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai ang dalawang tapyas ng patotoo na mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. So yung 10 utos mga kapatid, sinulat mismo ng Diyos sa ng kanyang sariling mga daliri sa bato. So yung pangungusap na hindi pinagtibay ng Panginoon ang 10 utos sa mga magulang ng Israel
ay nangangahulugang hindi isinulat ng Panginoon sa bato ang tipang ito sa ating mga magulang na sina Abraham, Isaac at Jacob, kundi ngunit sa panahong iyon o sa panahong ni Abraham, nila Jacob at Isaac, meron na pong simulain ang 10 utos. Yan. Yan ang una nating titignan. Meron na pong mga simulain. At papakita ko po sa inyo, kumpletong 10 utos itong mga simulain na ito sa kanilang buhay. Siyempre, yung ilang mga talata yung ating babasahin dito para ma-confirm natin na doon pala sa mga unang ninuno, bagamat hindi pinagtibay kasi hindi isinulat sa bato sa panahon nila, kundi sa panahon lamang ng Israel isinulat ito sa bato, eh kahit na hindi pa naisulat, mga kaibigan, eh meron na pong simulain. Tama po ang inyo narinig. Meron na pong simulain ang 10 utos. Narito po ang mga talata na iyon. So yung unang kautusan ay mababasa po natin sa Genesis 35 verse 2. So basahin po natin yung Genesis 35. Okay? Genesis 35 verse 2. Basahin po natin ito. Na magkagayoy, sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan, at sa lahat niyang kasama, ihuwalay ninyo ang mga Diyos ng iba na nangasa inyo, at magpakalinis kayo at magbago kayo ng inyong mga suot. So napakalinaw dyan sa mga banal na kasulatan, mga kaibigan. Ang talatang ito ay nangangahulugan na sa panahon ni Jacob, ang pagkakaroon ng ibang mga Diyos ay masama. So yung simulain ito ay isinulat ng Diyos sa bato sa panahon ng Israel. At ganito isinulat ng Diyos ang simulaing ito. Ang sabi ng Panginoong Diyos sa Exodus 20 verse 3, ang sabi ng ating Panginoong Diyos, Exodus 20 verse 3, ito yung simulain na binanggit niya. Ang sabi ng Panginoong Diyos, huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Pero doon sa Genesis 35 verse 2, nakita na natin na bago isulat ang Diyos sa bato, ang pangungusap na ito ay meron ng simulain sa panahon ni Jacob, mga kaibigan. So na masama sa kanila ang magkaroon ng ibang Diyos. Yung pangalawang utos naman, mababasa natin ito sa Genesis chapter 31 verse 19, mga kaibigan. At ito po ang pagkakabanggit ng talata. Genesis 31 verse 19, si Laban nga ay yumaon upang gupitan ang kanyang mga tupa at dinakaw ni Rachel ang mga larawang tinangkilik ng kanyang ama. So itong larawan na ito, yung mga tinatangkilig na ito, yung larawan ng Diyos-Diyosan. Basahin natin yung Genesis 35 verse 2. Ito po ang pagkakabanggit. Na magkagayoy, sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayanan at sa lahat niyang kasama, ihiwalay ninyo ang mga Diyos ng iba na nangasa inyo at magpakalinis kayo at magbago kayo ng inyong mga suot. So mga kaibigan, dalawang story ang makikita natin dito. Makikita po natin dito, mga kaibigan, na ang mga talatang ito ay nangangahulugan na sa panahon pala ni Jacob, ang pagkakaroon ng larawang inanyuan na Diyos-Diyosan ay napakasama. Ang mga simulaing ito ay isinulat ng ating Panginoong Diyos sa panahon ng Israel sa bato ng kanyang mga daliri. Ang sabi dito sa pangungusap na ito, sa Exodus chapter 20 verse 4 and 5, ang sabi po dito, mga kaibigan, sige po, balikan po natin yung talata na yun, Exodus 20 verse 4 and 5, ito, huwag ka maggagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang bagay, anumang anyong nasa itaas sa langit, unang sa ibabaw sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos ng panibuguin na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi na mga napupo sa akin. So napakaliwanag, mga kaibigan, na bago isulat ng ating Panginoong Diyos ang 10 utos sa 2 tapyas na bato, eh meron na pong simulain ang 10 utos. At yung pangatlong utos, kukumpletuhin natin ito, mga kaibigan, para ma-confirm natin na bago pa maisulat ng Diyos ang 10 utos sa bato, eh meron nang simulain. Alam na ni Jacob na masama ang pagkakaroon ng mga ibang Diyos. Masama ang pumatay at magdakaw. Makikita natin dito sa mga magulang ng Israel, meron nang simulain. So, yung pangatlong kautusan ay mababasa naman po natin sa Genesis chapter 26 verse 25. Napakadali po nito, napakaganda po ang talata nito. At sabi nito, at si Isaac, ay naman si Isaac, ninuno pa rin ito ng mga Israel.
ay nagtayo roon ng isang dambana at kanyang sinambitla ang pangalan ng Panginoon at itinindig niya roon ang kanyang tolda at tumukay roon ang mga bataan ni Isaac ng isang balon. So napakaliwanag dito. Ayon po sa talata, isinambitla ni Isaac ang pangalan ng Panginoon. Ang pagbanggit ni Isaac ng pangalan ng Panginoon ay may kabuluhan sapagkat ang pagbanggit na ito ng pangalan ng Panginoon ay may kaugnayan sa dambana. Ito'y nangangahulugan sa panahon ni Isaac, ang pangalan ng Panginoon ay binabanggit na may kabuluhan. Ang simula ito ng ikatlong utos ay umiiral maging sa panahon ni Isaac at ng Israel. Nang simula ito ay isinulat ng Diyos sa bato sa panahon ng Israel, ganito po yung pangungusap, mga kaibigan. Sabi po sa Exodus chapter 20 verse 7, ganito po ang pangungusap. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan sapagkat hindi aari ng Panginoon walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. So, alam ni Isaac na hindi binabanggit ang pangalan ng Panginoong Diyos sa walang kabuluhan. Ito'y binabanggit lamang po mga kaibigan sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. At sa kaso ni Isaac, binanggit niya ang pangalan ng ating Panginoong Diyos dun sa dambana. E ano ba yung dambana? Yung dambana ito, ito'y ginagamit nila para sambahin ang ating Panginoon. Doon nila ginagawa yun sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, binabanggit nila na merong kabuluhan. Sapagkat alam po nila, kahit hindi pa naisulat sa dalawang tapyas na bato, alam nila na hindi dapat banggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. So meron ng simulain itong pangatlong kautosan na ito ng ating Panginoong Diyos na huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Pangapat po na kautosan ay mababasa naman natin sa Genesis, yung pangapat, ha, Genesis chapter 2. Ayan, Genesis chapter 2 verse 2 and 3. Ayan, 2 and 3, basahin po natin. At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinanghilin sapagkat siyang pinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Sa katunayan, meron tayong mababasa sa New Testament na ganito, ang sabi po sa Marcos 2:27, ganito po ang pagkakabanggit ng banal na kasulatan, 2:27, ang sabi po dito, at sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. So, pagbinalikan po natin ang Genesis, makikita po natin doon na sa ikapitong araw ang ating Panginoon ay nagpahinga. Hindi dahil siya ay napagod, kundi siya po ay na-satisfied sa kanyang ginawang maganda. Maganda yung pagkakagawa ng sanlibutan at ng mga tao. Yung si Adan at si Eva, yung pagkakagawa niya, ayun mga kapatid. At sabi niya doon, pag binasa natin ulit sa verse 3 ng Genesis, ang sabi po dito, at binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin. Pag sinabing ipinangilin, mga kaibigan, ay iningatang banal sapagkat siyang pinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Nung isulat po ito ng Diyos sa dalawang tapyas na bato, ganito ang pagkakabanggit ng ating Panginoong Diyos. Exodus 20 verse 8, ito ang sabi, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipanghilin. Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Pero sa ibang reliyon, anim na araw daw, kapahingahan. Napakamali yun. Pero sabi ng banal na kasulatan, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan, ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pinto ang daan. So napakalino mga kaibigan, na doon pa lang pala sa Genesis, sa panahon po ng mga ninuno ng mga Israel, meron na pong simulain ang ganitong utos na manghilin ng araw ng Sabat o yung ikapitong araw sapagkat ito'y binasbasan ng Panginoon, pinagpala ito, iningatang banal at kanyang ipinangilin mga kaibigan. Yung panglimang utos naman, ang sabi dito, bago yun mga kaibigan, meron pa tayong idadagdag, ano ang ginawa ng Diyos sa ikapitong araw na siyang Sabat? Ang sabi po sa Exodus 16:26, ito pong Exodus 16:26, hindi pa po dito nasulat o hindi pa pinagtibay dito ang kautosan kasapagkat hindi pa po dyan nasusulat ang sampung utos sa dalawang tapyas na bato kasi Exodus 16 pa lang ito na pagtibay ang kautosan doon sa Exodus 20 na isinulat yung sampung utos. Sabi dito,
anim na araw na iyong pupulutin datapat sa ikapitong araw ay Sabat, hindi magkakaroon. Ito pong pangyayari na ito ay ito po yung pagpapaulan ng ating Panginoong Diyos ng mana. Ang sabi niya po doon sa bayan ng Israel, anim na araw na papaulanin niya ng mana, pero ang ikapitong araw ay hindi niya paulanin ng mana. Kaya hindi sila pwedeng lumabas, hindi na kailangan sila lumabas sa araw ng Sabat kasi wala nang papaulanin ng mana sa araw na yun sapagkat yun ay araw ng pamamahinga, banal na araw yun para sa ating Panginoong Diyos. At kung gusto nila, ang utos pa nga doon ng ating Panginoong Diyos eh, dalawang beses silang pupulot ng mana sa pang-anim na araw kasi sa Sabat, hindi na sila pupulot. So, malilaw dito mga kaibigan, ayon po sa Genesis 2 and verse 3, pinagpahinga ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang binasbasan at ipinanghilin mga kaibigan. So, makikita po natin dito, na bago pa pagtibayin ang sampung utos, dahil isinulat sa bato, o bago pa isulat, ay meron nang simulain ang pangingili ng araw ng Sabat, mga kaibigan. So, napakalinaw po yan. So, ginawa ng Diyos ang Sabat, hindi sa pamamagitan ng pagsulat sa bato, makikita po natin, ginawa ng Diyos ang Sabat sa pamamagitan ng pagpapahinga, pagbasbas at pangingilin, nakita natin doon sa Genesis 2, ginawa ng Diyos ang Sabat para sa tao, sina Adan at Eva ang unang tao noon. Kung ginawa ang Sabat para din kaya na Adan at Eva, nang ang simulaing ito ng Sabat ay isinulat ng Diyos sa bato, ang pangungusap ay alalahanin mo ang araw ng Sabat, anim na araw nagagawa ka, pero ang ikapitong araw ay Sabat sa iyong Panginoon. So si Adan at si Eva, hindi pa naman sila kabilang sa bayan ng Israel, hindi naman sila Israel, at hindi naman sa kanila isinulat, hindi sa panahon nila isinulat ang sampung utos sa bato, di ba? Kundi ang Panginoon, nung ginawa niya ang araw ng Sabat, siya ay una nagpahinga at kanya itong binasbasan. So makikita po natin dito, meron ng Sabat, meron ng simulain ang pangingili ng araw ng Sabat bago pa ito isulat sa dalawang tapyas na bato. Kaya nagkakamali ang mga kaibigan natin sa ibang denominasyon na sinasabi nila na hindi daw ito, hindi pa nagsimula ang pangingili ng araw ng Sabat sa panahon ni Adan. Hindi pa nagsimula ang pagtupad sa sampung utos sa panahon ng kanilang mga magulang sapagkat hindi ito pinagtibay sa kanila kundi sa mga Israel lamang. So nagkakamali sila doon. Nasa halfway pa lang po tayo mga kaibigan at uubusin natin itong sampung utos na ito na makikita natin bago pa ang pagsulat ng Diyos sa dalawang tapyas na bato. Narito po ang panglimang utos sa Genesis chapter 28 verse 7. Ganito po ang ating pong mababasa mga kaibigan. Ang sabi po dito, at sumunod si Jacob sa kanyang ama at kanyang ina at naparoon sa pandan Aram. So si Jacob ay sumunod sa kanyang ama at ina. Ang wika sa wikang Pilipino, ang pagsunod sa magulang ay tanda ng batang magalang. Yun. Kasi sumusunod ka eh. Ibig sumunod ka sa iyong magulang, tanda yun na ikaw ay magalang sa iyong magulang. Pero kung ikaw ay suwail, ibig sabihin hindi mo ginagalang iyong magulang. Kaya ang pagsunod ni Jacob sa kanyang mga magulang ay kapahayagan po mga kaibigan ng kanyang paggalang sa kanyang mga magulang. Nangangahulugan na naman ang simulaing ito ay ng paggalang sa magulang ay umiiral na sa panahon ni Jacob. Kaya nung naisulat ito ng ating Panginoong Diyos sa dalawang tapyas na bato, ganito naman ang pagkakabanggit ng ating Panginoon. Exodus 20 verse 12. Ang sabi po dito, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So ganyan pinagtibay ng ating Panginoong Diyos ang pagsunod o paggalang sa magulang. Sinulat niya sa dalawang tapyas na bato, pero papaalala ko sa inyo, bago isulat ng ating Panginoong Diyos ang mga kautusan na ito, ay umiiral na ito sapagkat si Jacob, yung mga ninuno ng Israel, sila po'y magalang na sa kanilang magulang. So napakaganda po ng talata na ito mga kaibigan. So dadako po tayo sa pang-anim na utos ng ating Panginoong Diyos. So yung pang-anim na utos,
eh huwag kang papatay. Yan, yun yung pang-anim na utos, mga kaibigan. Sa Bible, makikita natin ulit na bago pa pinagtibay ang sampung utos na isinulat sa bato, yung bawal pumatay ay meron ng simulain sa panahon pa ng sa panahon pa nila Cain at nila Abel. Ibig sabihin, sa panahon pa ng mga ninuno ng Israel, meron ng simulain. Kaya hindi po pwede at hindi valid yung sinasabi ng mga kaibigan natin nasa iglesia ni Kristo at ng dating daan na yung pong sampung utos eh sa mga sa Israel lang nagsimula kasi dun lang pinagtibay at hindi kasama yung kanilang mga ninuno. Basahin po natin ang Genesis chapter 4 verse 8 to 11. Ito po ang sabi. At yaoy sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel, at nangyari nang sila'y nasa parang ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid, at siya'y kanyang pinatay. At sinabi ng Panginoon kay Cain, saan naruroon si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, aywan ko, ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid? Verse 10, at sinabi niya, anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. Verse 11, at ngayon sinumpa ka sa lupa na siyang nagbuka ng bibig na tumanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kapatid. So napakalinaw dito, mga kaibigan at mga kapatid, na yung balang pagpatay ay bawal na. So dahilan sa sinumpa ng Diyos si Cain sa kanyang pagkapatay kay Abel, nangangahulugang maging sa panahon po ni Cain ay itinuturing ng masama ang gawaing pagpatay. Yan. Ang simulaing ito ay isinulat ng Diyos sa bato. Ganito ang pangungusap, huwag kang papatay. Sabi po yan sa Exodus 20 verse 13. Ayan. Ayan po ang pagkakasabi ng ating Panginoong Diyos, huwag kang papatay. So, sinumpa ng ating Panginoong Diyos si Cain dahil sa pagpatay niya kay Abel. So, nangangahulugan, mga kaibigan, na yung huwag kang papatay ay hindi lamang umiiral o hindi lamang nagpasimula nung pinagtibay ng Diyos ang sampung utos sa panahon ng Israel. Ito'y may simulain na buhat pa doon sa mga ninuno. Kaya lang naman, pinagtibay ito sa panahon ng Israel dahil ito'y nasulat sa bato. So nangangahulugan na makikita po natin dito na yung word na pinagtibay ay nangangahulugan na sa Israel lang, sa panahon lang ng Israel na isulat ang sampung utos sa bato. Sapagkat sa panahon nila Adan, sa panahon nila Abraham, nila Jaco, ni Jacob at nila Cain, hindi pa nasusulat doon ang sampung utos sa bato. Pero hindi nangangahulugan na hindi pa umiiral ang sampung utos dahil kitang-kita natin na malinaw na meron ng simulain ang sampung utos, hindi pa man na isusulat sa bato. So sumunod, yung ikapitong utos. Baka akalain nila eh, hanggang anim na utos lang tayo, meron pa po yung pang-pitong utos. Ang sabi po dito, sa Genesis chapter 26, verse 10, ganito po ang pagkakasabi at napakalinaw. At sinabi ni Abimelech, anong itong ginawa mo sa amin? Hindi malayo ang sinuman sa bayan ay nakasiping sa iyong asawa at sa gayon ay ipinapagkasala mo kami. So maliwanag sa talata na kahit noong panahon ni Isaac, ni Rebecca at ni Abimelech ay itinuturing ng kasalanan ang pagsiping sa di asawa. Na sa paglaon ng panahon, ang pagsiping sa di asawa ay tinatawag na pangangalunya. Yan, ang simulaing ito, ang ikapitong utos ay isinulat ng Diyos sa bato. Ganito po ang pangungusap ng ating Panginoon. Sabi, basahin po natin sa Exodus chapter 20 verse 14. Ang sabi po dito, huwag kang mangangalunya. So napaka tindi po ng talata na ito, no? Yung pong huwag mangangalunya ay ayaw na ayaw sa panahon pa nila Abimelech, sa panahon pa nila Isaac, mga kaibigan at mga kapatid. So nangangahulugan na hindi lamang, idinidin lamang ng mga talata na ito, hindi lamang sa panahon ng Israel nag-umpisa ang sampung utos. Bagamat dito lang sa panahon nila na sulat sa bato ang sampung utos, hindi nangangahulugan na sa panahon nila Isaac ay hindi na umiiral ito. Sapagkat sa panahon nila ay alam nila
na ang pangangalo niya ay hindi kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang ikawalong utos po ay huwag kang magnanakaw. Yung huwag kang magnanakaw ay ang akala ng iba na isulat lang ito sa panahon ng Israel nang isinulat sa bato. Pero ito po ay may simulain na nung Genesis, bagamat hindi pa ito nasulat. Basahin natin ito sa Genesis, mga kaibigan. Genesis 31, versikulo 30 hanggang 32. Ganito po ang pagkakasabi ng banal na kasulatan. At ngayon, bagamat iyong iniibig yumaong sapagkat pinagmimithian mong datnin ang bahay ng iyong ama, ay bakit mo ninakaw ang aking mga Diyos? At sumagot si Jacob at sinabi kay Laban, sapagkat ako'y natakot, sapagkat sinabi ko, baka mo alising sa pilitan sa akin ang iyong mga anak. Kaya kung kanino mo masumpungan ang iyong mga Diyos, ay huwag mabuhay sa harap ng ating mga kapatid, ay iyong kilalanin kung anong mayroon akong iyo at dalin mo sa iyo, sapagkat hindi nalalaman ni Jacob na si Raquel ang nagnakaw. Sa mga talatang nabasa po natin, ay ipinahayag ni Jacob na ang pagnanakaw sa mga Diyos ni Laban ay dapat hindi mabuhay. Ito'y nangangahulugan na sino magnakaw ay kailangan ay mamatay na. Sa karaniwang pangungusap, mga kaibigan, sa wikang Pilipino, mamatay na ang magnakaw. So yun lagi natin na, yun ang lagi po natin nababasa, no? O yung lagi natin naririnig nung bata pa tayo, huwag kang mamatay na ang magnakaw. Ito po yung nangangahulugan na sa panahon po ni Jacob, matibay pong sinasabi dito na ang pagnanakaw ay itinuturing na masama. Yan. So, ito naman pong talata nito, nangangahulugan at dinidiin na hindi lamang sa panahon ng Israel na mamayagpag ang salitang huwag kang magnakaw. Kumbaga sa panahon nila Jacob, sa panahon pa ng mga ninuno ng Israel, alam na nilang ang pagnanakaw ay masama. Dangan lamang, sa panahon lamang ng Israel, nakipagtipan ang ating Panginoong Diyos na isinulat niya sa dalawang tapyas na bato ang sampung utos. Doon lamang niya pinagtibay. Pero hindi nangangahulugan po, uulitin natin, uulit-ulitin natin para tumatak sa ating mga isipan, hindi nangangahulugan na doon lamang umiral ang sampung utos. So, pang siyam, malapit na po tayo magsampu, mga kaibigan, at kitang-kita naman natin sa mga ebidensya na ang sampung utos, bagamat pinagtibay lamang sa Israel, ay hindi nangangahulugan na doon lamang umiral ang sampung utos. Basahin natin ang pangsiyam na utos bago maisulat ng Diyos sa dalawang tapyas na bato ang sampung utos na ito. Ito ba ay alam na ng mga tao? Sige. 20 verse 5, tapos tatalon po tayo sa 9, no? Hindi ba siya rin ang nagsabi sa akin? Siya'y aking kapatid. At si Sarah man ay nagsabi, siya'y aking kapatid. Sa katapatang loob ng aking puso at kawalang sala ng aking mga kamay ay ginawa ko ito. Verse 9 po. Ayan, na magkagayoy tinawag ni Abimelech si Abraham at sa kanya sinabi, anong ginawa mo sa amin? At sa ano ako nagkasala sa iyo? Na dinalhan mo ako at ang aking kaharian ng isang malaking kasalanan. Ginawan mo ako ng mga gawang di marapat gawin. So, makikita po natin dito, ano ang ginawa ni Abraham na di narapat gawin? Kanyang ipinakahulugan na si Sarah ay di niya asawa. Sinabi niyang, nangangulugang sinaksihan ni Abraham na si Sarah ay di niya asawa. Iyon ang gawaing di narapat gawin. Ano ang ibig sabihin ng hindi narapat gawin? Mga kaibigan, sapagkat hindi yun ang katotohanan. Ibig sabihin, si Abraham, malinaw po na nagsinungaling. Ito po'y nangangahulugang sa panahon ni Abraham, ang pagsaksi ng di katotohanan ay itinuturing ng hindi marapat gawin. Yung mo po mga pangangusap na yun ay sinulat at nabasa naman natin sa Exodus 20 verse 16 na huwag kang sasaksi sa di katotohanan. O sinabi, huwag kang magsisinungaling. So sa panahon pala ni Abraham, sa panahon pa pala ng mga ninuno ng Israel, alam na nilang na ang pagsisinungaling ay hindi marapat gawin. Dangan nga lamang, sa panahon lamang ng Israel, pinagtibay ito dahil dun lamang sa panahon nila na isulat sa bato ang sampung utos. Pero hindi nangangahulugan, ulitin natin, na dun lamang nagsimula ang sampung utos. Kaya nagkakamali ang mga ngaral ng Biblia na iba na sinasabi nila na ang sampung utos
nag-umpisa lang sa Israel at hindi para sa mga ninuno. Pero makikita natin na bawat verses, yung mga ninuno pala, eh nagkikip ng commandments, mga kaibigan. So, pang-sampung utos, Exodus 18:21, ito po ay bago pagtibayin ang kautusan sa dalawang tapyas na bato. Ang sabi po dito, 18:21, bukod dito'y hahanap ka sa buong bayan ng mga taong bihasa gaya ng matatakutin sa Diyos, sa mga taong mapagpatotoo na mga napupot sa kasakiman at siyang mga ilagay mo sa kanila na magpuno sa mga lilibuhin, magpuno sa mga dadaanin, magpuno sa mga lilimangpuin at magpuno sa mga sasampuin. O ang talatang ito ay sinabi ng Diyos bago magkaroon ng tipanan ng Diyos at ang Israel, mga kaibigan. Malino po yan. Ito'y sinalita ng Diyos bago ginawa ng Diyos ang tipan sa bato. Na makita natin sa Deuteronomy 5:3. Ito'y nangangahulugan bago isinulat ng Diyos sa bato ang sampung utos. Ang kasakiman ay kinapupuutan na. So ang kasakiman, mga kaibigan, ay ayon na ayon nila. Ang salitang kasakiman o covetousness ay nangangahulog ang pag-iimbot, nangangahulog ang bago ginawa ang tipan sa bato, ang kasakiman o pag-iimbot ay itinturing ng masama. Na ang simulaing ito ay sinulat ng Diyos sa dalawang tapes na bato, ay sinabi ng ating Panginoong Diyos sa Exodus 20:17, huwag kang mananakim. So mga kaibigan at mga kapatid, so ito po'y malinaw. Ang mga talatang nabanggit, mga kaibigan, tungkol sa sampung utos ay nagpapatunay na bago pinagtibay ang tipan na sampung utos sa dalawang tapyas na bato ay may simulain na ang sampung utos ng Diyos na umiiral na sa panahon ni Abraham, Isaac at Jacob. So yan, base po sa mga talatang binasa natin, mga kaibigan, malinaw po na mali ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo at ng dating daan at ng ibang mga denominasyon na hindi pa umiiral ang sampung utos sa panahon ng kanilang mga ninuno. Ang maliwanag dito, mga kaibigan, sa panahon lamang ng Israel, isinulat yung sampung utos sa bato. Pero hindi isinulat sa bato sa panahon nila Abraham, Isaac at Jacob. Pero hindi nangangahulugang hindi pa umiiral sa kanila. Kasi malinaw naman na sa mga binasa natin talata, umiiral na po sa kanila at sinusunod na po nila ang sampung utos na ito. Ikalawang sagot natin, mga kaibigan. Ang silatang pinagtibay ang tipan, ayan, balik tayo uli dun sa talata na paborito nila, Deuteronomy 5:3, ang salitang pinagtiban ay hango po sa salitang Gregong karat birit, hindi kenat birich, ha? Kundi karat berit. Ito'y maisasalin na ginawa ang pakikipagtipan o pinagtibay ang pakikipagtipan. So kapag ba nakipagtipan ng Diyos, ito ba ay yung kanya bang pakikipagtipan ay nawawala? Katulad ng ibang mga mangaral ngayon, yung tipan daw ng Panginoong Diyos nung una sa mga Israel, eh wala na daw ngayon yun. Hindi na po pwede sa mga Israel. Pero ang sabi ng Banal na Kasulatan sa New Testament, sa Galatia 3:17, basahin po natin, Galatia 3:17, mga kaibigan, sabi po dito, ito ang aking sinasabi, ang isang pagkipagtipang pinagtibay na ng una ng Diyos ay hindi pawawalang kabuluhan ng kautusan na sumipot na magkaroon makaraan ang 430 taon anupat upang pawalang kabuluhan ang pangako. Ang pinagtibay na pakikipagtipan, mga kaibigan, yaon ay may batayan at mayroong pangakuan. Mayroong pangakuan ito. So sa ayon po sa Exodus 19:5, ganito po ang mga pangakuan nila. So, pag sinabing tipan, siyempre, mayroong pangakuan. Ano yung pangakuan na ito? Ang sabi po rito, kaya't ngayon, kung tunay ninyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin, na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Diyos. So, ito yung pakikipagtipan ng Diyos sa Israel. Ngayon, ang pangako ng Panginoong Diyos, kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at sa inyong banal na bansa. Ayan po, sa may verse 6. Kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin
sa isang banal na bansa, ito ang mga salita ng inyong sasalitain sa mga anak ni Israel. Ngayon, paano pinagtibay ang tipanang ito? Ang tipanang ito ay ginawa o pinagtibay o karatbirit ng kinuha ni Moises ang dugo at iniwisik sa bayan at sinabi, narito ang dugo ng tipan at pinakikipagtipan sa inyo ng Panginoong tungkol sa lahat ng mga salitang ito. Yan po ay mababasa natin sa Exodus chapter 24 verse 8. So ganyan po nakipagtipan ang Israel sa ating Panginoong Diyos. Exodus 24 verse 8. Ito po ang yan po yung binasa natin kanina. Iniwinisik po ni Abraham ang dugo sa bayan. So gayon nagkaratbirit o nagkaroon ng tipan ang Panginoon at ang Israel. Ganun pinagtibay ang tipan sa Israel. Winisikan ng dugo ang Israel. Ang ganoong pagpapatibay ng tipan sa Israel ay hindi po ginawa sa kanilang mga magulang sapagkat hindi winisikan ng dugo sina Abraham, oo, Isaac at Jacob. Gayon din ang pangako na gagawing kaharian ng mga saserdote at isang banal na bansa ay hindi rin pinagkatipan si Abraham sa Isaac at Jacob. Gayon din ang batayan ng pagsunod sa sampung utos sa panahon ni Israel ay nasulat sa dalawang tapyas na bato. So sa panahon lang nila nasulat yung sampung utos. Ang pagkakasulat ng sampung utos sa dalawang tapyas na bato ay hindi ginawa kanino? Kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kundi sa Israel. Ito'y nangangahulugang wala pang mga simulain ng sampung utos sa panahon ni Abraham. Hindi po yun ang interpretasyon, mga kaibigan. Hindi nangangahulugan na porkit hindi nakipagkaratbirit ang ating Panginoon kay Abraham, kay Isaac, nangangahulugan ng wala nang simulain sa kanila ang sampung utos. So bagamat ganun, mga kaibigan, nakita natin na mayroon pa rin, meron nang mga simulain ng sampung utos kin Abraham, Isaac at Jacob. So makikita po natin dito, mga kaibigan, na yung bagamat hindi nagkaratbirit ang Panginoon kay Isaac, Abraham at Jacob, meron nang simulain tayo nakita sa banal na kasulatan. So pangatlo, nalilinawin natin, kung ang salitang pinagtibay at tipan bilang sampung utos, ang pagbabatayan ng pagpapakahulugan ito'y mangangahulugang ang sampung utos ay umiiral na bago pinagtibay sa Israel. So kung ang kanila pong batayan ng pag-iral ng sampung utos ay yung panahon ng pagpapatibay ng tipan, doon lang nagsimula yung pong sampung utos, ganito po ang ating pong katanungan sa kanila. Ang sabi po kasi sa Romans chapter 3 verse 31, ganito po ang pagkakabanggit ng banal na kasulatan. Chapter 3 verse 31, saan po mag-gets natin? Ano? Diwawalan kaya natin kabuluhan ng kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag namang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Nang pinagtibay ni na Pablo dito sa talata ang kautusan, ibig bang sabihin ay noon lamang sa panahon ni Pablo nagsimula ang pag-iral at pagsunod sa kautusan? Hindi ganun, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi, sapagkat sa panahon ni Moises ay meron ng kautusan sangayon sa Deuteronomy verse 4-8 at nabasa naman natin kanina, maging sa panahon ni Abraham, meron ng kautusan. Basahin natin, panahon pa ni Abraham, ha? Take note, Genesis chapter 26 verse 5. Ganito po ang pagkakasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin, aking mga utos, ang aking mga palatuntunan, ang aking mga kautusan. So kung makikita po natin dito na sa panahon pala ni Abraham, meron ng kautusan ng ating Panginoong Diyos. Kaya lang hindi pa nasulat sa bato sa panahon na yan. So sa madaling sabi, hindi po pwedeng batayan yung purkit sa Israel lang pinagtibay, doon na sa panahon palang nila nag-umiral na yung sampung utos. Mali po, mga kaibigan, sapagkat ang sampung utos ay umiral na bago pa ang pagsulat sa dalawang tapyas na bato. Katulad ng binasa natin Roma 3:31, pinagtibay ni lalo pa nila Apostol Pablo ang kautusan sa pamamagitan ng biyaya. So ibig bang sabihin, dahil doon lang sa kaila Pablo pinagtibay sa pamamagitan ng biyaya yung sampung utos, doon lang umiral yung kautusan? Hindi ho, sapagkat sa panahon ng Old Testament, umiral na. Sana po, nagigets nyo po ang ating punto, mga kaibigan. Gayun din, ayan, ililinawin natin, ha, gayun din, nang pinagtibay ng Diyos ang tipan,
na 10 utos. Sa panahon ni Moises ay hindi nangangahulugan noon lamang sa panahon ni Moises nagsimula ang 10 utos. Ayan. So makikita po natin, umiiral na ang 10 utos bago pa magkaroon ng pagpapatibay ng tipan. So ikaapat na ating sagot, ano ba ang tawag sa 10 utos ayon po sa Deuteronomy 4:13? Ano ang tawag sa 10 utos? Basahin natin Deuteronomy 4 verse 13. Ito po ang pagkakabanggit ng banal na kasulatan. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyong ganapin sa makatuwid bagay ang 10 utos kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. So maliwanag na ang tipan ay tinatawag na 10 utos. Mayroon na bang tipan na 10 utos sa panahon ni Adan? Mayroon na bang tipan na 10 utos? Basahin po natin ang Hoseas 6 verse 7. Ganito po ang pagkakasabi ng banal na kasulatan, Hoseas 6:7. Meron na ba? Tanungin natin ang Biblia, ngunit sila gaya ni Adan ay sumalangsang sa tipan. Dooy nagsigawa silang may paglilo laban sa akin. Sabi ng ating Panginoong Diyos yan, mga kaibigan. Yan, tandaan niyo po yung verse na yan. Hoseas 6:7. So ayon po sa talata, si Adan ay sumalangsang sa tipan na siyang 10 utos. Yan. Sa makatulid sa panahon ni Adan, ay meron ng tipan na 10 utos. So, mga kaibigan, sa pagpapatuloy, makikita po natin na hindi lamang sa panahon ng Israel umiral ang 10 utos, maging dun sa kanilang mga ninuno. Ay ngayon naman, ito ang pangalawa nating irusulba. Eh sa panahon naman natin, ang napatunayan na natin na hindi lamang sa Israel na nagsimula ang 10 utos, bagamat sa kanilang panahon na isulat yung 10 utos sa bato, eh meron nang simulain sa kanilang mga ninuno. So binasag natin at sinagot natin yung sinasabi ng ilan natin mga kaibigan sa ibang pananampalataya. So ngayon naman sasagutin natin, bakit naman tayo mga Kristiyano eh makikihalubilo pa dyan? Ibig sabihin, dapat ba tayong sumunod sa utos ng Diyos sa mga taga-Israel? Opo mga kaibigan, ito po ang simpleng sagot natin. Basahin po natin ang Epeso 2. Epeso 2 chapter 11. Ito po ang pagkakasabi, pagpatuloy po natin. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo nung una mga hintil sa laman, tinawag na di pagtutuli, niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay. Verse 12, na kayo nga ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel. Eh ganoon naman pala, mga kaibigan. Kapag pala ikaw ay hiwalay sa bansang Israel, tayo, hindi naman tayo Israelita, tayo ay Pilipino. Pilipino ka, Pilipino ako, Amerikano, Amerikana. So, kung hindi ka pala kabilang sa bansang Israel, eh hiwalay ka pala kay Kristo. Paano kaya yon? Patuloy natin. At mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, ayun pala. Kung ikaw pala ay hindi kabilang sa Israel, ikaw pala ay taga-ibang lupa at hindi tayo kabilang sa tipan ng pangako. At una, hiwalay kay Kristo. Tapos, hiwalay sa tipan ng pangako. At ito pa ang pinakahuli, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. So makikita nyo mga kaibigan, yung palang pagiging bayan ng Israel ay napakahalaga. Sapagkat kung hindi ikaw kasama o kabilang sa bayan ng Israel, hiwalay ka kay Kristo. So hindi mo matatawag ang sarili mong Kristiyano sapagkat hindi ka bayan ng Israel. At yung tipan ng pangako ay hindi para sa iyo sapagkat hindi ka naman tagabayan ng Israel. Makita nyo dito sa talata, at walang pag-asa, ayan na matindi, wala rin Diyos sa sanlibutan. Kasi ang Diyos, eh ang bayan niya ay ang Israel. Ang tunay na Diyos ay sinasamba ng mga taga-Israel. So kung hindi ka kabilang sa bansa ng Israel, hindi ka, wala kang Diyos. Diba? Di ka matatawag ng Kristiyano kung hindi ka kabilang sa bayan ng Israel. Hiwalay ka kay Kristo, sabi dito sa may verse 12. Pero may pag-asa pa sa verse 13. Datapat ngayon kay Kristo Jesus, kayo noong unang panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Yung palang hindi kasama sa bayan ng Israel, malayo kay Kristo.
Pero dahil sa dugo ni Kristo, tayo po ay nailapit sa bayan ng Israel. Sabi dito, verse 14, sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa at giniba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. So yun pala ang solusyon. Bagamat hindi tayo Israel, tayo ay idinugtong naman. Tayo ay ikinabilang sa bayan ng Israel sa pamamagitan ni Kristo. Kung ikay nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, tayo pala ay dinudugtong, ikinakabit sa bayan ng ating Panginoong Diyos na Israel. So hindi man tayo Israel sa laman, tayo ay Israel spiritually sa pamamagitan ni Kristo. Ayun o, iginiba ng Panginoong Diyos ang pader na namamagitan. So ibig sabihin, tayo ngayon ay meron ng tayo ngayon ay hindi nahiwalay kay Kristo. Tayo ngayon, dahil kay Kristo, ay nalalapit sa Kanya. At tayo ay nagiging kabilang ng bansang Israel spiritually, hindi sa flesh. At hindi na tayo taga ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako. Ayan o, tayo ngayon ay kasama na sa tipan ng pangako na ililigtas tayo ng ating Panginoong Diyos. Kung dati wala tayong pag-asa, ngayon meron na tayong pag-asa sa pamamagitan ni Kristo. Kung dati wala tayong Diyos, meron na tayong Diyos ngayon. Dahil nga idinugtong na tayo sa Israel sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, spiritually. So nangangahulugan na kung ano ang inutos sa Israel, particularly ang 10 utos, ay dapat din nating sundin sa panahon ng Kristiyano sapagkat idinugtong tayo sa bayan na yan sa pamamagitan ni Kristo. Bakit? Pwede na ba sa ating pumatay? Kahit tayo ay Pilipino eh. Pwede na ba tayong pumatay? Hindi pa rin, di ba? Pwede ba tayong magnakaw dahil Pilipino tayo at hindi Israel, hindi tayo binigyan ng tipan na yon. Pwede na tayong mangalon niya. So kayong nagtuturo na ang 10 utos ay para lamang sa Israel. Ibig sabihin, nangangalon niya kayo at meron kayong ibang asawa. Ilagot kayo sa inyong mga misis. So malinaw po rito mga kaibigan na tayo ay dinugtong sa bayan ng Israel spiritually. Kaya po ako'y naniniwala, sangayon po sa banal na kasulatan, na tayo pa rin ay dapat na sumunod sa 10 utos. Particularly, mangili ng araw ng Sabat na sinabi ng Diyos sa Israel na alalahanin at ipanghilin. Sapagkat tayo ay nakikidiyos sa Israel. Sila ang may tunay na Diyos. Tayo ay nakikidiyos lang sa Israel. Tayo ay ikinabit lang sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Tayo ay nakikibayan lang sa kanila spiritually. Kaya tayo mga Kristiyano, dahil tayo na nampalataya na sa ating Panginoon, nararapat lamang po na tayo ay mangili ng araw ng Sabat katulad ng Israel sapagkat yun ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. At ang sabi ng Panginoong Diyos dun sa Galacia ay yung kanyang tipan ay hindi niya nasisirain. Yung tipan na yon ay umaalingaw-ngaw hanggang sa kapanahunan natin. Kaya nga po yung mga apostol, ang kanilang kaugalian ay nanginginin sila ng araw ng Sabat. Basahin po natin ang Gawa chapter 17 verse 2. Ito po si Apostol Pablo. Sabi dito, si Pablo, ayon sa ugali niya ay pumasok sa kanila at sa tatlong Sabat ay nangatwiran sa kanila sa mga kasulatan. So malinaw po di sa banal na kasulatan, kaugalian nila Apostol Pablo at ng ibang mga Kristiyano na mangilin ng araw ng Sabat. So napakalinaw niyan mga kaibigan. Mga kaibigan, sa pagpapatuloy po, para suportahan natin yung binasa nating Epeso 2, 11 hanggang 13. Ang sabi po sa Galacia 3:28, walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat tayong lahat ay iisa kanino? Kay Kristo. So mga kaibigan at mga kapatid, malinaw lamang po dito na tayo po ay idinugtong sa bayan ng Israel, ang sabi doon sa Epeso, sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Ayan. Kaya tayo po ay kasama na sa tipan ng pangako. Tayo ay kasama na sa inutusan ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, automatic mga kaibigan, na kung sinabi ng Diyos sa Israel na huwag kang magnanakaw, dapat din nating sundin yun, na huwag magnakaw. Kung sinabi sa Israel, huwag kang mangangalunya, huwag din dapat tayo mangalunya bilang isang Kristiyano. At kung sinabi ng Diyos sa Israel na mangilin ng araw ng Sabat, dapat pa ding mangilin ng araw ng Sabat ang mga Kristiyano sapagkat tayo ay
pinag-isa na ng ating Panginoong Hesus sa bayan ng Israel. At wala kang mababasa any single verse na yung mga Kristiyano manghili ng linggo. Wala hong ganun. E tatanong nila, ay bakit walang inuutos sa mga Kristiyano na manghili ng ganito, manghili ng ganyan? Yung mga kaibigan, matagal nang inutos ng ating Panginoong Diyos. Hindi na kailangan ulitin pa ng Panginoong Diyos yung kautusan na yun. Huwag tayong maghahanap ng kautusan sa mga aklat na hindi naman book of law. Hindi po book of law yung New Testament. Ito po ay story ng ating Panginoong Hesus at ng mga alagad kung paano ipinuroclaim ang pangangaral ng ating Panginoong Hesus. Kung gusto nyo maghanap ng book of law ng mga kautusan, eh doon kayo sa book of law. Ayan. Doon kayo pumunta mga kaibigan. So malinaw dito na binabanggit sa Deuteronomy 5 verse 3, ating pong isa-summarize mga kaibigan. Na sa Deuteronomy 5 verse 3, yung pinagtibay ng Panginoon ang tipan ito sa ating mga magulang, hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, nangangahulugang sa kanilang mga magulang, hindi po naisulat ang 10 utos sa 2 tapyas na bato. Sa mga Israel lang naisulat, sa panahon lang nila naisulat ang 10 utos sa tapyas na bato. Pero hindi nangangahulugan na hindi na umiiral o walang simulain ng 10 utos sa panahon ng kanilang mga magulang. At hindi rin binabanggit sa talata na ito na yung mga Kristiyano ay exempted sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Kasama pa rin po tayo. Bagamat hindi tayo pinagbigyan ng kautusan, kasi bayan lang naman ang Israel ito eh. Bagamat hindi tayo binigyan ng kautusan, eh kasama pa rin tayo dahil tayo ay inilapit ng ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng kanyang dugo sa tipan ng pangako. Tayo ay sumasamba, nakikisamba sa Diyos dahil tayo ay hindi naman Israel. Tayo ay spiritual Israel sapagkat tinanggap natin si Kristo bilang personal na tagapagligtas. Meron po kong iiwan na tanong sa inyo. Kung ang Israel lamang ang binigyan ng 10 utos, ano naman ang ibinigay sa mga Pilipino, mga kaibigan? Ano ang binigay sa Amerikano? By racist pala ang kautusan eh. Ano ang ibinigay sa kanila? Sagutin yan dapat ng mga kaibigan nating nasa iglesia ni Kristo at ang dating daan at ng ibang mga relihiyon. Pero sa ngayon, ang malinaw sa atin na itong talata na ito ay hindi dapat gamitin para sabihin hindi na dapat manghili ng araw ng Sabat ang mga Kristiyano. Sapagkat ito ay nagpapatunay na ang Panginoon ay may matagal ng utos sa lahat ng mga tao. Kaya nga sa Marcos 2:27, Marcos 2:27, ganito po ang sabi. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. Ang pangingiling po ng araw ng Sabat ay para po sa lahat ng mga tao, lalo na ang lahat ng mga nananampalataya, lalo na ang mga Kristiyano at hindi lamang po ang mga Israel. Remember, ang sabi ng banal na kasulatan, walang Grego, walang Israel, walang Hudyo, walang Pilipino sa ating Panginoong Hesus. Lahat tayo ay iisa sa Kanya. Dapat tayo sumunod sa ating Panginoong Diyos sa mga nauna niyang inuto sa bawat isa sa atin. Hindi ka naman maano. Hindi ka naman magkakasala kung mangingiling ka ng araw ng Sabat. Di ba? Lalo ka pa magkakasala kung hindi ka mangingiling ng araw ng Sabat. At lalo ka pa magkakasala kung mapapatay ka, magnanakaw ka, hindi ka susunod sa 10 utos. So mga kaibigan, sambahin natin ang iisang Diyos na siyang nagbigay sa atin ng buhay at nag-guide sa atin, nagbigay sa atin ng guide para magkaroon ng buhay na tapat. Sana po, nakatulong po ang maikling video na ito sa inyo pong mga katanungan. Salamat po ng marami. Hanggang sa muli po mga kaibigan at mga kapatid. God bless po sa inyo.